Salamat malam. Good evening. My name is Ronnie Espallardo. Bago tayo magpatuloy, I prepared video clip. Galing ito siya sa GMA, kwan nila, parang real ano yan, show nila, para malaman nyo kung ano ang nangyayari sa Sabah ngayon, some kind of political. And malaman nyo kung ano ang people group na nire-reach out ko. Please watch the video. Paano mo patutunayan ang iyong pagkakakilanlan? Sa iyong pangalan? Sa iyong pasaporte? Sa iyong dokumento ng kapanganakan? Paano kung wala ka ng mga ito? May puwang ka pa kaya sa mundo? Taga saan ho kayo sa Pilipinas? Taga Sambuanga, South Cumbe, Leeds. Nagpunta ako dito 1994. 16 years old pa ako. 16 years old? Oo. Na ngayon, 33 na ako. Nakulong si Norcea kasama ang kanyang tatlong anak sa isang bilangguan sa Sabah. Tumagal ang mag-iina ng 4 na buwang nakapiit bago tuloy ang ipatapon pabalik ng Pilipinas. Pero makalipas ang ilang linggo, kahit sariwa pa ang sugat na nakaraan, binalikan nila muli ang lugar kung saan naroroon ang kanilang pangarap. Kahit na kami kinukulong, pupunta rin kami dito. Dahil walang gera, walang putukan. Hindi nga ako nakakita dito ng ano, putukan. Wala. Mag-gera. Araw-araw, naglilibot ang badyaw na si Ertun sa mga lansangan ng Lahad Datu Sabah. Naging ang kanyang ina, hindi na matandaan kung kailan nila nilisan ang Pilipinas. Tanga ng kanilang mga bangka, nilisan nila noon ang tawi-tawi patungong Sabah. Amu sebayaho, amu sayalama. Na ataw. Ataw, ataw na asyuk mahe. Pero sa kasamaang palad, 2 taon na ang nakaraan, nadakip ang kanyang asawa. Dahil walang dokumento magpapatunay sa kanilang nasyonalidad, hindi sila makabalik ng legal sa Pilipinas. Hindi rin sila maaaring makatanggap ng serbisyong mula sa gobyerno ng Malaysia sa bayan nilang sinilangan at itinuturing nilang tahanan. Pamilya dito, mahigit ng mga 500 eh. Gusto namin din bumalik, pero matakot kami sa gulo. Noong yung mga bahay namin wala na, sinunog na yung mga sa operasyon noon pa. Hindi sila tinatanggap ng Malaysians ko dito, parang wala silang recommendation. Yan nga ang nakaawawang mga bata, walang pinag-aralan. Kung pwede, hihingi kami ng tulong sa Philippine government para matulungan, baka makapag-aral ang mga bata dito sa amin. Tila narinig ng langit ang kanilang mga daing. Hindi naglaon, isa ring mag-asawang Pilipinong volunteer ang tumulong sa komunidad. Ang dating bahay ng mag-asawang sina Biboy at Anita, di nila tunay na pangalan. Ginawa na nilang paaralan. Alala ko, doon sa support raising na kalap ko,
nakapag-visa kami. Tapos ito yung mga ito yung apat na mesa, unang mesa na nagawa ko. Tingnan natin yung sa baba. Cancer survivor si B-Boy. Stage 4 na noon ang kanyang cancer sa baga na magdesisyong ilaan ang natitirang panahon sa pagtuturo sa mga bata. Ang sabi ng doktor, 5 taon na lang ang buhay ko. So after the operation, ang ginawa ko ay humingi ako ng panalangin sa Panginoon na pahabain lamang ang buhay ko at paglilingkuran ko siya. Professionally, hindi ako teacher. Pero ito yung nakikita kong need na kinakailangang maisagawa agad para itong mga batang ito na naririto ay hindi lumaking maging problema ng lugar na ito. Hindi naman nila piniling maging walang dokumento. Hindi naman nila pinili. Kaya lang, nadala nga lang sila ng sitwasyon na kung saan yung magulang nila umiiwas ng sagulo at gusto ng matahimik na buhay. Nung una, kung humawak sila ng ballpen, parang humahawak ng kutsilyo. At tsaga, hanggang sa dumating ang time na nakakahawak na sila ng ballpen, nakabasa na sila. Sa sariling sikap ng ilan nating kababayan, kahit papano'y nabigyang liwanag ang kinabukasan ng ilang batang halaw. Pero hangad din ang iba pang mga batang halaw sa Saba na makapasok sa eskwela. Simula pa dekada 90, hindi na bago ang dagsa ng deportation ng mga Pilipinong halaw mula Saba patungong Zamboanga City. Katunayan, kada buwan, humigit kumulang 500 deportees ang tinatanggap ng center nito sa Zamboanga, kabilang ang mga bata. Marami talagang nade-deport from Saba, Malaysia. Yung arrival ng deportees is thrice a week, thrice a month. Mahirap mapabilang sa mundong wala kang puwang. Mas masakit ang di kilalanin ng bayan mong sinilangan. Ang pagtingin sa kanila ay hindi dapat nasusukat sa kung anong kanilang lahi o kulay. Dahil pagdating sa karapatan, tayo ay pantay-pantay. Hindi nila kailanman naging kasalanan ang ipanganak ng walang dokumento. Marahil, madilim na ang nakaraang kanilang pinanggalingan at nangangapa rin sila sa kanilang kasalukuyan. Ipagkakaipa ba sa kanila ang kanilang paliwanag na kinabukasan? Yan po ang people group ko. Sila po ay mga kababayan din natin galing sa patuloy lang sa Zamboanga, mga Tausog sila, mga Yakan, mga Badjaw. Nakita nyo kanina yung numbers nila, yung deportation is twice a week. And actually yung bago ko umuwi siguro 1,000 per week kasi yung pag-uwi ko talagang chicking. Oh, so I praise the Lord for nag-rest muna ako. Baka mahuli ako. Okay, patuloy tayo. Oh, please pray for me. Yeah. I want to, bago ako magpatuloy, gusto ko munang magbigay ng affirmation and acknowledgement dahil 7 years na ako sa Saba and as your missionary, pero bago ang ako doon nag-serve, kanina sabi ni Pastor Pundar, naiiyak siya nang yung mga nag-raise ng flag dito at saka sabi ko, ako emotional din dahil habang bit-bit ko yung OSB plug, alam ko nandito yung mga mentors ko, yung mga agencies na nagpadala sa akin. Nandito lahat. Salamat sa, of course, sa Host Church, sa Isulan Baptist Church, sa pastors, and also sa kay Pastor Jimmy, he is my mentor, and also sa seminary, sa PBTS. Salamat sa EBSTM. Kung wala sa inyo, wala ko doon. Salamat sa Compassion Mindanao. Sabihin ko na lahat dito. Lahat ng mga mentors ko at saka friends na ma-emotional ako dahil nandun ako dahil sa inyo. Yeah, salamat sa inyo. Thank you so much. Ayan, patuloy tayo. Importante po, I'm so excited sa ating nasyon. Oh, sabi ni Duterte, may pagbabago na. At saka salamat sa ating SB church na na-aware talaga. So
So, may slide ako dito na i-prepare. Hopefully na matapos ito at saka madaliin ko lang. Talagang importante yung vision. Nag-grasp po talaga yung importante ng vision sa isang church, sa isang company, sa lahat. Kasi walang direction kung walang vision. Di po ba? O ito po siya. Very important ang vision. At saka ginagawa natin. Kagaya ng sabi nito ng Japanese Proverbs, without, sabi niya, vision without action is a daydream. Without action, without a vision is a nightmare. So salamat na mayroon tayong ginagawang training dito at saka mayroong nag-response to be a missionary at isa na ako dyan. Salamat sa Panginoon. So kanina, nakita niyo yung people group ko at saka yung first exposure ko doon being EB Streamers 2006. Nakita ko yung need. Okay, next slide please. Very familiar passage sa Matthew 9. Talagang desperate yung mga tao doon. They need hope. They need you. They need me. Talaga po. Talagang first impression ko doon, talagang kailangan ng mga bata ito na matulungan. Kababayan natin to. More than 2 million yung na-deploy. O kaya after the graduation in seminary, salamat, inabutan ko pa si Sauri, Dr. Sauri doon. And nagkaroon ako ng burden. That's why hanggang ngayon, 7 years na ako doon pa rin ang heart ko. Siguro hanggang mamatay ako, doon ako ha, at saka single forever. I don't know. Anyway, walang problema yan. Next slide please. Okay, ito yung vision namin being missionary. Okay, to see the Lhasa reach and group into multiplying house churches through prayer, education, oikos, partnership, love, and evangelism. Ito yung ginagawa namin para ma-fulfill yung vision. Okay, very important po na mayroong vision. Salamat sa mga gumawa nito. Actually, ang author ng vision na ito ay nandito ngayon. Hindi ko lang sasabihin. He is my close friend. He is my boss dati. Okay? First, prayer. Nasabi kanina sa mga session natin, diba, importante yung prayer. So, next slide. Okay, pray for the workers. Unang ko namin doon, tinawag kami doon, hindi ka makapunta doon kung walang prayer partners. Kaya sabi ng boss ko, you need to raise 50 prayer warriors. O yan ang unang requirements. O hindi ka basta-basta pumunta doon na walang preparation. Patay ka! Alam mo, sa totoo lang, na-survive ako doon for 7 years because of prayer. Oo, we pray for the workers. Sabi nga dito, sa amin ang mga workers. So that's what we're doing. At actually, ang vision ng sabi ng Panginoon sa church, di ba? The church should be a prayer for the nations. Okay? Okay, pray for the lost. Pray with the lost. Yung ang ginagawa namin, hindi lang nagpe-pray kami sa mga sa mga Lhasa. Actually, acronym ito siya. Yung Lhasa is means tausog at saka yung mga badyaw, love. Lhasa ang sabi niya at saka yung kasi high ang security doon sa Malaysia. Huwag niyo akong picturean at saka i-post sa FB. Oo, baka mahuli tayo. O kaya gumagamit kami ng mga term para at least ma-spare din kami sa mga ganon. Okay? May maraming mga opportunities kami na ang importante na talagang prayer. Isa sa mga ministry namin is ganon. Okay, sa village na pinupuntahan namin, yun ang ginagawa namin. Talagang na-known nga kami doon na, Chico, teacher, may sakit kami dito, please pray for us. Oo, yung mga nakilala na. Tapos one time, mayroong na-paralyze. Tapos yung paralyze na yun, pinag-pray ko, problema namatay. Anyway, okay pa rin. Patuloy pa rin. Pero una, talagang importante yung prayer. So salamat sa nag-pray sa akin, sa mga EB streamers. Salamat po sa inyo. Marami. Enjoy talaga yung work doon sa field. Talaga, kung ang hirap lang, sasabihin ko sa inyo, kung alanganin lang, kung sinilonggo ka, magpauli ka, manghimos ka na. Sa tinuod lang. Kaya mga kaibigan ko, mga friends ko dito, please pray for us, missionary. You are my our lifeline. Talagang mahirap doon. Lalo na yung sa part ko sa Malaysia. Grabe. Every day is exciting. Hindi boring ang work. Bakit maboring? Kasi may police ba dyan? Mga ganon. Nandito yung mga kasamahan ko. A living testimony. Nandito si Pastor Joel and Nili. Please stand up.
Oh, kasama ko si for 1 year. Oh, nagkaway ng kamay niya. Totoo 'yan. Pero with the power of prayer, hindi mo underestimate. Marami ako talagang testimonies dahil sa panalangin na survive kami. Ibigay ko na yung siguro isang example. May mga checking bawat araw, talagang checking doon. Oh, one time nag-travel kami from Kuta Kinabalu to Sandakan, may checking, may roadblock. Ay, wala kaming dokumento, yung anak nila. So anong gagawin? Prayer. We send mga text messages. You know, miracle talaga. Maraming buses na naka-check na, pero hindi umakyat yung pulis sa bus namin. Oh, coincidence ba yan? Hindi. Because coincidence will happen if you pray. Oh, grabe. Bakit hindi siya umakyat? Dahil umulan. Oh, biglang umulan. 10 mga buses inakyat na. Oh, kung wala, siguro nahuli kami. Prayer is very important to play for me, play for us. Next is education. Ito, guwapo pa ako noon, pero ngayon talagang tumanda na. Stress na ka, grabe. Yan ang mga ministry namin doon is education. Isa sa mga ministry namin. Tinuturuan namin ang mga bata kasi yan ang platform. Deprived ang mga bata doon talaga. Yung nakita nyo kanina, si Kuya Boying. Matindi yung experience namin doon. Ng mga bata namin hanggang, hanggang 30. Oo. Kasi deprived sila sa education. Oo, isa lang Pilipinas. Walang mangyayari kaya. We top the other government agency, yung mga sa education. Salamat sa Panginoon ngayon. Medyo nakita na yan. Kaya makita yung mga different levels of my students. Oo. Mahirap talaga mag-iisa. Oo. I started teaching 8 o'clock hanggang 12 noon. O, okay lang noon, yun nandito, dito pa yung kasamahan ko. Tapos, may mag-demand pa. Teacher, teach us. O, mga 25 to 30, mga nag-work sa restaurant, gusto nilang mag-learn. Tama yun, kilala kita si English. May mga professionals doon na gusto mong paturo sa akin. Pero, oo, totoo yan, Pastor Jimmy. Nakakatawa nito kasi weak ako talaga, failure talaga ako sa English. Oo, living testimony yan si Ma'am Silver. As in, oh yeah, kasi 3 times ko na-take yung Mexican, hindi ako nakapasa. Kasi matindi ang standard doon sa seminary sa PBTS. Yeah. So, praise the Lord for time na. So, that's our ginagawa, education next. Hello? Basahin nyo na lang yan. Talagang yan ang mga namin. Ang mga ministry nagbibigay ng mga lahat na nandito si Jay, nakapunta na diyon, marami sa inyo nakapunta doon, talagang exciting ang work doon, so please visit us, talagang kailangan ko na siguro yung kapalit. Next, evangelism, this is very important, kaya ang ginagawa namin doon, talagang i-evangelize, nagpapawirate kami doon ng mga CDs. Oh, salamat sa boss ko na nandito na every month dapat may i-report ito talaga. So, kahit pa paano, may i-report ako. Okay, how many percentage you shared? Oh, ito, marami ako nabigay ng mga CDs. Nag-pirate kami doon ng mga CDs, mga pamphlets like that. Oh, next. Oh, oikos. And then, next. Yeah, very important, partnership. Next, please. O yan, pumupunta kami ng different churches doon at saka nag-share din. O may isang church dito, yung Sandakan Baptist Church, talagang mayaman na church dito siya. Oo, kinausap kami ng pastor, together with Pastor Joel, sabi niya, why this missionary keep going to my church hanggang nakakuhan siya, ba? Na-slice niya kanyang kamay dahil sa pag-iisip ng ganon. Oo, dahil sila hindi nag-share, talagang control sila ng government. Pero salamat sa Panginoon, kung hindi ang church as a whole na mag-support sa amin, may mga individuals. May sasakyan ako doon, kotse, bigay ng Chinese. Oh, may mga refrigerator kami doon. Amen. Oh, talagang commissionary ka, tama 'yun. If God leads, He always provide. Next. Okay, yan. Salamat sa international team. They are our partners sa Gujukit team at saka ABSTM. I'm proud of you. And then ito siya. And then my maraming mga
mga visitors. So, nalungkot lang ako dahil sabi ko, sana ang church ko sa Isulan makabisit sa amin. May mga churches na Southern Bap na makapunta sa amin. Alam mo, yung IT, hundreds every year. Bago lang 50. Mga Pilipino yan sila. Pero ang Southern Bap, wala. Totoo yan. Sinasabi ko yung prangka ito siya. Ang other mga denomination. So please, be aware. I-end ko ito na nagsasabi si Pastor Jimmy. Sabi niya, if you want miracles, involve yourself in mission.